magkakabit tayo ng fuel filter. Sama na natin. Alright, so natanggal na natin. Apat na tornilyo lang naman kailangan. So, ito na tayo. Tanggal na. Sakit 8 kuha tayo. Ah, mali. Jeez pala, jeez. Alright, sakto. Ito yung first time na magpapalit tayo nito. So, hindi natin masyadong kabisado to, kaya ang ginawa natin, ayan, pinorma ko lang kung ano yung mucho na rito, ano, para hindi tayo malito. So, ito yung nasa taas, ito yung nasa baba, pati yung pwesto ng tornilyo, yan din yun. Alright, so, kailangan ko pang tanggalin yung pinakapuan para matanggal to, kasi kung walang masyadong puwersa papunta rito eh, para mahugot siya. And then sa loob, pagka inangat mo to, mayroon pang nakalak pa sa loob na kailangan mong ibuka ito sa may gilid. Dalawang gilid yung ibubuka para matanggal siya, kaya ito natanggal ko na. Pwede siyang gutin. Well, di ko sure kung paano matatanggal to, pero ito pwede na natin tanggalin. Okay. Tanggal na isa. Yun. Matanggal na natin. Kailangan ko lang tanggalin yung pinaka-filter niya, tapos mas madali siyang tanggalin lahat. Ikabit natin. Unang o-ring. Pangalawang o-ring. So, tandaan nyo kung paano siya kinabit, ano. So, para hindi kayo malito kapag nilagay nyo siya, hindi kayo magkamali. So, okay. Lagay muna natin yung o-ring. Yung code niya ito ah. Ayan, screenshot nyo na lang yung code. Kaya nang bahala. So, dalawang o-ring to. Lagay muna natin itong isa. So, kung paano yung siya kinabit, ganun din. Ganun din siya ilalagay o ibabalik. Ayan yung bagong o-ring. So, dito lang naman to dahil ito eh, nakalagay dun sa pinaka-tank. Dito. O-ring na maliit, galit ko sa may lumang filter, so papalitan na rin natin to. Meron tayong original at meron tayong aftermarket. So, gusto ko muna subukan tong itong aftermarket. Aftermarket, meron na siyang bagong o-ring sa loob. Kaya ito na mismo yung ilalagay natin. Kabit muna natin ito. Pasok muna natin. Ayan, pasok na natin. And lagay natin ito.
lock na. Ito bilang palatandaan lang. May makikita ko yung arrow dito. Ayan. Yan yung arrow na dapat nakatapat dyan. Ah. So hindi pa tayo tapos. Papakita ko lang. Dahil ito pala ay hindi obra dito sa Click 150. Pinabit ko yung itong originaryong stock. Although magkapareha sila, nakita naman natin. Magkaiba yung pwesto na itong pinakanguso. Ano. So, mapapansin nyo, pa-diagonal siya. Ayan. Dito siguro makikita nyo na medyo nanginginig yung kamay ko dahil medyo pagod ako. Tsaka mainit. Ayan. So sana makita nyo ano, yung pagkakaiba. So ito, ito nakaturo. Then ito naman, pag ganun. So magkabilaan sila. Kaya ito'y kakabit natin. Well, sa nabilang ko kasi, parehas na naman daw to sa Click 150. Parehas nga sila sa shape, pero hindi dito, ano, sa pinaka-plastic na to. So, bibili tayo, still original pa rin. So, siguro wala pa lumalabas ng aftermarket. Kapit muna natin to. Ganun pa rin, sundan pa rin natin yung arrow. So, ayan na, pinapasok na natin. So, dito, mas madali siya actually. Mas madaling ipasok. And, tinitignan ko kung may mga kumakalso, pero wala naman akong nakikita. So, o-ring siguro. So, tinignan ko lang tong lumang filter, ano. So, parang, patingin ko, parang hindi naman siya ganun kadumi pa. Parang okay pa naman sana. Tinitignan ko yung loob eh. Maputi pa talaga siya. Nakakapit na natin yung screw. At, actually, hindi ko sure kung may tatago siya sa kanya o wala. Pero, malalaman in the future. Subukan natin mamaya. Nakakapit na natin ito ulit. Ito, susuksok na lang dahil ayun ko, mag-slide na lang yung pinaka-ano rito, pinaka-lock. Okay, right. Okay. Ayan, balik natin. Ito. Okay, try natin. Humigop na siya, humigop. And hopefully, walang magas. Try ulit natin mamaya. So, ito yung luma nating brake pad pala, no. So, hindi ko na na-videohan yung pagkakabit ko na ito. So, ako lang din nagkabit. Ayan. Pakita ko yung pinalitan natin. So, yun. Yung papansin nyo, may kulay gold. Pero, pare-paresa naman yan. Basta, ceramic. Surebull yan. Ceramic. Kahit anong brand, kahit Racing Boy, E-League, may RS8, kahit ano. Basta ceramic ko ninyo. Mukha yan. Tingnan natin kung anong laman na to, ano. Nung titignan na, din lang naman yung labas, halos maputi pa rin eh. Ito yung pinakaloob. So marami siyang layers na filter. Pero parang may charcoal pa. So, 1, 2, 4. $27,000 odo. Goods pa, sayang.
lahat na may natutunan tayo dito sa video na to, no? So sa pagkakabit, sa pagbili, at yun, kung paanong teknik pa ang dapat gawin, paano ikabit. At sa susunod na video, subscribe, like this video, comment kayo kung may mga tanong kayo. And till next episode, see ya, bye. Umiyay tayo sandali dahil sinundo natin si OBR. At syempre galing sa taas, wala naman ang nakikita ang tulo ng gasolina rito. So malinis, walang leak. So success tayo, success.